Natayang aabot sa 50 mga sundalo ang mga tutulong sa pag-facilitate nito at nasa 6 lahat ang magtuturo sa mga residente nito. Sa 6, 5 dito yung mga sundalo na may lisensya or licensure at dati na ding naging mga guro nung civilian pa sila. At meron din isang civilian teacher volunteer sa programang ito. May tuturing ng mapayapang lugar ang bayan ng Patikol, Sulu na dating war zone. Kung dati, madalas ang sagupaan dito ng militar at ng teroristang Abu Sayyaf Group, ngayon ay tahimik nang namumuhay ang mga residente. Nakabalik na rin sa kani-kanilang tahanan ang nasa 2,000 pamilya mula sa 10 barangay na dating lumikas dahil sa gulo. At upang mabigyan ng edukasyon ang nasa 200 mag-aaral na hindi nakapagtapos ng primary education dulot ng mga gera sa lugar, naglunsad ang Armed Forces of the Philippines ng Army Literacy Patrol System o ALPS sa pakikipagtulungan ng Sulu Ministry of Basic Higher Technical Education, kung saan ang mga sundalong licensed teacher ang magsisilbing guro ng mga mag-aaral doon. Ayon sa tagapagsalita ng Joint Task Force Sulu na si Lieutenant Jonas Ignatius De Leon, malaking tulong ang pagbibigay ng edukasyon sa mga residente upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa Sulu. Tataas kasi ang antas ng kaalaman ng komunidad upang huwag malinlang sa mga maling ideolohiya ng mga teroristang grupo. Mabibigyan din ng pagkakataon ang mga residente na magkaroon ng pangarap sa buhay upang umasenso. Isa sa mga epekto nito ay natatanggal natin yung maling perception ng komunidad sa imahe ng sundalo dahil sa mga deceptive narratives ng violent extremism o mga teroristang grupo. Kung tataas ang antas ng kaalaman ng komunidad, hindi na sila basta-basta ang malilinlang ng mga teroristang grupo. 5 sundalo na dati ng mga guro at isa pang sibilyan ang magsisilbing primary teacher, habang ang 40 sundalo ay magsisilbi namang assistant teacher. Ang Army Literacy Patrol System ay katumbas ng alternative learning system ng DepEd na magtatagal ng 4 buwan upang makatungtong sa secondary education ang mga mag-aaral. Val Villaflor, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.